What's up sa inyo mga koys, ano? So what's up sa inyo mga koys? Bago ko simulan yung video ko, yung tutorial natin ngayong araw, gusto ko lang i-shoutout si kapwa ko motovlogger, si Alex Parr. Like, comment, and subscribe kayo sa kanya mga koys. Supportahan natin si Alex Parr. Nakaka-inspired gumawa ng mga video pag nakikita mong dumarami yung mga subscriber mo, madaming natutuwa sa paggawa mo ng mga video. So yun. Like, comment, and subscribe kayo kay Alex Parr. Tapos shoutout din nga pala sa iyo, Jesper Kabilen. Jesper Kabilen. Shoutout din sa iyo, Kuis. Kay Ruel Darangs. Darangski. Ruel Darangski, shoutout din sa iyo. Tapos shoutout din sa iyo, Kuis Erwin Jan. Miguel Puerte. Shoutout sa iyo, Kuis. Tapos sa kay South Solobek. Maraming salamat ko sa pag-subscribe. Ride safe. God bless. So yun. Yun yung mga shoutout ko. So yun mga koys. Bago ko tuloy yung simulan yung tutorial ko today. Gusto ko lang i-promote yung ginagawang fundraising ngayon ng Quezon City Kings para sa mga batang Aita sa Purac, Pampanga. So yung fundraising nila mga koys is hindi naman tayo magbibigay ng pera. Actually, yung gagawin natin, bibili tayo ng microfiber cloth, 100 pesos, 3 peraso na yan. Tapos yung mga malilikom doon na pera is yun yung mapupunta doon sa mga batang Aita. Para naman po yun sa balik eskwela na tinatawag. Hindi naman ganun kalaki yung 100 pesos na yan. Tsaka may kapalit naman. Baka pwede tayong tumulong kahit sa ganong maliit na bagay. Para naman yun sa mga bata eh. Para naman sa mga pag-aaral nila, di ba? So, sa mga gusto lang, sa mga willing lang. Kung willing kayong bumili ng microfiber cloth, pwede nyo pong kontakin si Mark Joby Hamon, itong nasa screen. Pwede nyo po siyang i-PM. Tulungan natin yung mga bata na kahit pa paano sa maliit na bagay, makatulong tayo. Today mga koys, yung ating agenda is kung paano ba mag-install ng hydraulic brake light switch. So yung gagamitin nating hydraulic brake light switch is yung ganito. Yung nakikita nyo sa screen. Yan po yung gagamitin natin. Dami na kamay ko. So yun yung gagamitin natin mga koys. So hindi wag kayong gagamit ng modified kasi nako, magsisisi lang kayo. Tumatagas yung brake fluid dun sa wire. Pag nagbe-brake kayo, lulusot yung brake fluid, hindi nyo mamamalayan. Wala na kayong brake fluid kasi ubos na. So yun, mga koys. Wala nang mahabang usapan. Let's do this! Bago natin tanggalin yung banjo bolt para maikabit natin yung hydraulic brake switch para may kabit natin yan, kailangan muna natin siyang i-bleed. Bubuksan natin to. So sa pagbi-bleed mga koys, sa pagbi-bleed kailangan nyo lagyan ng hose. Kailangan nyo lagyan ng hose yung bleeder bolt. Kung bakit? Kasi para hindi kumalat yung brake fluid. So sa pagbi-bleed naman, para matanggal natin yung laman nito, kailangan natin tong i-open. So bago yun, kukuha muna ako ng bote kung saan makapapasok yung tinanggal natin na brake fluid. So yung naisip ko na papasukan ng brake fluid na gamit na is ito na lang kasi walang mga bote dito eh. So kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng kinater ko para hindi maluwang yung pagpasok. Yan, ipapasok nyo siya dyan. Yan, di ba? Yan, kahit gumalaw, hindi siya matatanggal. Kasi parang pit, di ba? Yung gagamitin nating pambukas dito, ito. So, ito yung gagamitin natin, 8mm na ano na tools. Ayan, bubuksan natin to.
Yung pagbukas nito mga kuys, counterclockwise. Yun. Buksan nyo lang onte. Yan. Tapos, pag nabuksan nyo na yan, buksan nyo din to. Ipapump nyo lang to mga kuys. Ipapump nyo lang to hanggang sa maubos yung laman. Hanggang sa maubos yung laman nito. Kung mapapansin nyo mga kuys, ang dami pang lumalabas. Pero di ko na yan uubusin kasi magkakabit lang naman tayo ng banjo bolt para hindi mahirap mag-bleed mamaya. So yun, wala nang laman. Tatanggalin ko na to. Pagkatapos nating mableed at sure na tayong wala nang laman yung brake fluid tank, tatanggalin na natin ngayon itong case, itong sa right side ulit. Kasi nandito kasi yung kable ng brake light switch. Kaya kailangan natin tanggalin to. So tatanggalin ko lang muna to mga kuys. So yun mga kuys, natanggal ko na yung cowling dito sa gilid, sa right side. So yun, natanggal ko na siya mga kuys. So ngayon ang tutorial natin is kung paano ba magkabit nito. So kung mapapansin nyo mga kuys, masyadong mahaba. Pag naka-shifter kayo, masyadong mahaba yung ordinaryo, yung tawag nito yung bolt. Ito, itong sa taas, masyadong mahaba compare sa stock natin na banjo bolt. So pag kinabit natin to mga kuys, asahan nyo na natatama siya sa shifter nyo dito. So kaya yung gagawin natin mga kuys para hindi siya tumama, maglalagay tayo ng washer. Pero yung sa akin kasi mga kuys, yung nilagyan ko lang ng washer dito sa baba, dalawa, maliban dito sa pula, nakasama talaga sa shifter, pinatungan ko pa siya. Yan o. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na washer yung pinatong ko dito sa taas para bumuka siya at hindi, para bumuka po siya at hindi tatama to. At hindi tatama to dito. Ibabaw ng shifter kasi masisira yung ano, yung wire. Eh nandito pa naman yung parang circuit niya kung bakit siya umiilaw pag pag tinatapakan mo yung brake. Kaya siya umiilaw. Kaya bawal maipit to. Itong rubber na yan. Itong nasa ibabaw. So ito nga palang hydraulic brake light switch ko is RCB. Kasi yung unang kinabit ko dito sa motor ko is yung modified. Kaso yung nangyari ng modified, nagli-leak siya mga kuys dito sa ibabaw. Pag tinapakan mo siya, umiilaw, walang problema sa brake. Kaso yung brake fluid mga kuys, tagas ng tagas dito sa ibabaw. Hindi maganda yan. So yun mga kuys, para maikabit natin to, tatanggalin muna natin tong banjo bolt. Ito muna mga kuys, kasi hindi talaga ito yung nakabit na ito. Ito na talagang hydraulic brake light switch ko. Kaso, para sa, for the views, kinagawa ulit, gumawa ko ng content para sa pag-install nito. Kasi, naalala ko, kinabit ko ito nung nakabit ako itong Morin brake hose. Yung naalala ko, kinabit ko itong hydraulic brake light switch. So, hindi ko na hinay kung paano ko ba i-install. So, ngayon, ito, gumagawa niya ako ng video. Pagpasensyaan nyo na kuys, kung hindi ako ganun kagaling mag-galog. Kasi nga, hindi talaga ako nag-galog. So, para sa inyo mga kuys, i-improve yung pagpana nag-galog ko. Kasi, nakakaya na sa inyo. Pahirapan mga kuys ang pagdabit ng ano. Tanggalin nyo lang siya mga kuys. Yung washer, huwag nyo pong kakalimutan palagi yung washer, na dapat may washer po siya palagi sa pagitan ng brake master tsaka yung ano, palaging may washer talaga dapat yan para iwas leak. So yan, pagkatapos nyo tanggalin yung banjo bolt, ikakabit na natin yung hydraulic brake light switch. Ipapasok ko muna siya dito sa tawag nito
pinasok ko muna siya dun sa dito sa tenga ng varicose. Tapos saka ko na siya ikutin. Yan. So sa pagkakabit nito mga kois, meron kayong choice kung tatanggalin nyo dito sa baba, kung tatanggalin nyo to para mailabas nyo to. So kung gusto nyo mas madali mga kois yung pagkakabit nitong hydraulic brake light switch, ilabas nyo na lang. Kaso ako, hindi ko na tinanggal kasi mas gusto kong nahihirapan ako sa pagdukot eh. Yan. So once na naglock na kasi yan, nakapasok na yung konting thread nito, hindi na yan kahit hindi na yan magagalaw. Yung nakakapagpahirap lang naman talaga kasi dito mga kois, ito, kasi tinutulak nga palabas yung tornilyo, yung bolt. So yung sukat pala nito mga kois is 14, kaso wala akong 14 kaya yung gamit ko 15. So yun. So bago ko siya higpitan mga kois, uulitin ko sa inyo, kailangan nyo pong lagyan ng washer dito. Yan o, nakikita nyo yan, kailangan nyo siya lagyan ng washer kasi pag hindi nyo nilagyan, masyadong dikit ito yan, di ba? Yan o, tatama itong block na to dito pag natutulak yan. Yan. Kaya kailangan nyo lagyan nito para hindi dumikit dito sa shifter nyo. Uulitin ko po ah, Racing Boy po na brand yung bilhin nyo. Hindi sa sinisiraan ko yung modified. Pero na-try ko na kasi yun mga kois, kaya hindi ko talaga ina-advise na gumamit kayo ng modified pala yan. So huwag kayong gagamit ng mga kois, mag RCB kayo para wala kayong pagsisihan. So yun, hihigpitan ko na tong dalawa tapos para mahigpitan ko natin to. Huwag nyong hihigpitan to na hindi pa mahigpit dito kasi baka maputol yung ito, tenga nung ano nyo, yung cylinder. So hihigpitan ko lang mga kois. Tapos nga pala mga kois, itaas nyo ulit. Itaas nyo po siya ulit para mas maganda yung play ng brake nyo. Itaas nyo po siya ulit para mas maganda yung play ng brake. Kung halimbawa naman nangyaring maikli yung bolt nyo, palitan nyo na mas mahaba. Pero ako hindi ako napalit kasi para sa akin sakto naman. Huwag nyong gagamitin tong pang super higpita kasi ano, baka malus yung ano nyo, yung nut. Ano lang, pang ano lang, kung 15 lang yung available nyo, huwag nyo nang pilitin na sobrang higpitan. Manghiram na lang kayo. Ginamit ko lang yung number 15 para maipasok ko lang yung nut, yung mga thread. So ito yung gagamitin ko kasi wala na akong ibang tools eh, ito na lang. Negative tayo sa Stanley Philippines. Hindi tayo pinansin. So double check natin kung may sumasagi ba. Check natin kung may mga sumasagi. So yun, hindi tumatama, diba sabi ko sa inyo kanina, yun o, diba hindi siya tumama. So pag bumili nga pala kayo ng RCB mga kois, yung tawag nito, yung male adapter nun, hindi ganito, female yun. Pag bumili kayo, female yung nakalagay sa RCB, hindi ganito. So yung ginawa ko mga kois, pinutol ko yung dati dito, yung kasabay niya talaga, pinutol ko, yun yung dinugtong ko dito. Kasi yung nawawala sa akin mga kois, yung mismong switch.
So ito, naiwan to. Kasi pinutol ko to eh. So tinago ko yung brake light switch na wala. Kaya obligado talaga ako magpalit na lang ng hydraulic. Kasi ayaw ko din kasing may nakikitang alambre dito. So mas gusto ko, mas prepared ko tong hydraulic brake light switch. Kasi mas malinis tignan. So yun, ikakabit ko na dito sa socket. Yun. Tapos lalagyan ko ng ziplock dito. So yung susunod, pagbi-bleed. So yung gagamitin kong brake fluid mga koys is Priston brake fluid battery. Super heavy duty daw yung nakalagay. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng heavy duty na yun. Pag matagalan siguro to. So i-bleed na natin mga koys. Lalagyan ko muna ng brake fluid. Punuin nyo mga koys. Yan. Kung mapapasin nyo yun. Lumalabas yung hangin. Pumapasok na siya papunta dito sa caliper. So ang ginagawa ko kasi sa pag-bleed nito, pagdiin ko dito sa may pedal, sa may bukas. Tapos pag bitaw ko naman ng pedal, sara ulit para hindi pumasok yung hangin. Diin sa pedal, bukas. Sara, tapos bitaw sa pedal. Diin, bukas. Tapos dugdagan nyo yung brake fluid kasi konti na lang. At kagaya ulit kanina, diin, bukas, sarado. Para hindi, ginagawa ko yung pag didiin ka, bubuksan mo siya mga koys. Alam nyo kung bakit? Pag didiinan mo siya, bubuksan mo para lumabas yung hangin. Tama? Pero bago mo bitawan pabalik yung brake, yung pedal, isara mo muna siya. Sa ganung paraan mga koys, maiiwasan yung pagpasok ng hangin pabalik. So yun, ganun ulit. Diin, bukas, sarado, bitaw. Mas mabilis po siya, mas konti yung magagastos nyong brake fluid kaysa sa pedal kayo ng pedal habang nakabukas to. Kasi pag ganun yung ginagawa nyo mga koys, yung hangin, labas, pasok, labas, pasok, labas, pasok. Balik, pabalik, balik ng balik yung hangin. So matagal masyadong mag-bleed pag ganun. Compare pag dito, ayun, matigas agad. Ito, mga koys, tingnan nyo. Ayun, oh, matigas agad. Matigas po siya agad. So gagawin ko ulit, uulitin ko ulit yung procedure na yan kasi may konting hangin pa. Mararamdaman nyo naman kasi yung mga koys pag wala nang hangin. So diin, bukas, sarado, bitaw. Diin, sarado. Yan. So okay na mga koys, nablid ko na. So yung gagawin ko na lang kasi tumatagas pa yung ano, yung... So yung gagawin ko na lang, higitan ko pa to ng higpit pa, isa pang higpit. Tumatagas yung mga brake fluid. So yung gagawin ko, huhugasan ko tong motor mamaya. So yun, higpit na. Babalik ko na yung takip. Hindi ko na siya hinukasan ng tubig. Kasi okay pa naman. Tapos nakapang ko na siya mga koys. May mga lumabas actual, may mga lumabas mga koys. Yung sobra. So sinadya ako na yan kasi hugasan ko din naman yung motor. Pero wag nyo itong gagayahan na ginawa ko na pinapatapon yung mga oil, yung mga brake fluid dyan sa mga pintura nyo kasi sisirain yung pintura nyo yan. Kasi ako, okay lang kasi hugasan ko naman yung motor ko ngayon mismo. So ngayon mga koys, susubukan na natin yung brake kung gumagana ba. So yun mga koys, kung mapapansin nyo. Didiinan ko. Mga koys, oh, habang dinidiinan ko ha. Tignan nyo, ito yung pako, tapos ito yung brake. Yun, diba?
Kung makikita niya, medyo may delay kasi dahil sa tail light ko. Yung program ko kasi, yung program kasi ng tail light ko is yung ano, strobe. Pulsar pala. Yung magpo-pulsar muna tapos stop. Ayan. Kaya medyo delay. Pero dito lang sa camera yung delay kasi pag tinignan mo siya mismo sa personal, hindi siya nadi-delay. Dito lang. Ayan. So yun mga guys, okay na. Ganun lang po kabilis. Ulitin natin, be-breakdown ulit natin. Washer dito. Lalagyan nyo ng washer. Number 14, yung nut ng RCB. Yung RCB na socket is yung female. Hindi compatible dito. Kailangan nyo putulin yung dito. Yung stock nyo, kailangan nyo putulin. Ikabit nyo sa RCB. Tapos sa pag-bleed naman, kagaya nga ng sabi ko, para sa pinakamadaling pag-bleed, pagdiin nyo ng pedal, pagdiin nyo dito, pagdiin, sabay bukas. Bago nyo isara to, isarado mo muna dito, bitawan mo dito, para hindi bumalik yung hangin papasok. Tama? Uulitin nyo lang yung procedure na yon hanggang sa makuha nyo, uulit-ulitin nyo lang yung procedure na yon hanggang sa makuha nyo yung pinakamagandang brake nito. Okay? So sa akin, okay na to. Matigas na kasi. Tsaka, pag sobrang tigas kasi mga kuys, napakalakas itong caliber. Pag sobrang tigas, kunting diin mo lang ang brake, napakalakas ng braking power nitong caliber na to, na RCB. Sobrang lakas. Tatanggalin ko na to mga kuys. So yun. Ay, nako. Tapon, dyan, sa gilid. Nangya. Excuse me po. So yun mga kuys, ganun lang po kasimple magpalit ng hydraulic brake light switch compare doon sa hinihila-hila yung may alambre. Mas maganda yung ganito kasi medyo mas malinis tingnan compare doon. Kasi minsan pag banat na banat na yung spring noon, parang hindi na siya umiilaw minsan eh. So itong RCB mas maganda kasi brake fluid mismo yung tumutulak sa kanya para umilaw. Tama? So, kung gusto niyo magpalit ng hydraulic brake light switch, ganun lang po yung procedure. Kailangan, obligado po talaga kayo mag-bleed. Tanggalan ng laman to para matanggal niyo yung banjo bolt. Kasi kung hindi, kakalat po siya sa motor niyo. Actually, kumalat na nga. So, yung sa akin naman kasi, hugas ako naman yan kaya wala namang problema. So, ganun lang kasimple mga kuys. Ganun lang po. Napakadali lang. So, yun lang. Hanggang dito na lang mga kuys yung video. So, until next time. So, sa mga patuloy pala na sumusuporta sa akin, sa mga patuloy nyong pagko-comment, sa mga kung may mga napupuna kayong mali sa ginagawa ko, sa pagsasalita ko, o kung may mga maling information man ako nasasabi, pwede nyo naman po akong i-correct kasi ginawa ko tong channel na to para mag-share tayo ng mga ideas sa bawat isa dito sa channel ko. Lahat tayo dito sharing of knowledge tayo dito. Walang marunong dito, lahat tayo ay gustong matuto. Kaya kung may mga nasasabi akong mali, pwede nyo naman akong i-correct kasi gusto ko din namang matuto galing sa inyo. Kasi hindi naman ako perfecto, mga kuys, hindi naman ako perfecto. So, basta yung ina-apply ko lang dito, yung mga alam ko, at sigurado akong walang mangyayaring masama sa motor ko at sa motor nyo. So, yun lang mga kuys. Nga pala mga kuys, kung bago ka sa channel ko, hit mo yung subscribe button, i-ring mo na din yung bell para ma-notify ka every time na may bago akong video. So, yun lang mga kuys. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Ride safe. God bless and peace. Thank you.